bawang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Pasasalamat nila Governor Daniel Fernando, Mayor Christian Natividad, Ginang Matilde Natividad, Nikki at Chia Natividad, Kenneth Lloyd Zaragoza, Virgilio Zaragoza at pamilya, Basilia Tantoco Foundation, Arby De La Cruz, Ricardo Cabigao Jr., Almario Sinaida Carl Jarrett, at Michael Agustin, Yonila Manalad at pamilya, Lorna Lorenzo at pamilya, Pamilya Simon. Para sa natatanging kahilingan nila, Dr. Jaime Catherine at David Andrew Pulumbarit, Helen Christine Sayo, Anthony Martin Sayo, Arby De La Cruz, Joseph Maxima Vergara, Simon Estonilio, at Pamilya Del Rosario, Alan Santos at Brenda Santos at Pamilya Amor Leongson. Para sa mabilisang pagaling nila, Jester Manarang, Maria Luisa Castro, Ofelia Gabriel, Edna Kawat, at Marcela Alcantara. Para sa ligtas na paglalakbay ni Marvin Kawad. Para sa nagdiriwang ng kaarawan na sina Alexander Cian Ignacio, Jericho at Vincula. Para sa kapayapaan at katahimikan ng kaluluwa nila Mauro, Felisa, Rosario, Jose, Emmanuel, Chunicio, Elisea, Virgilio, Sofia, Silvia, Romeo, Soledad, Ramon, Maria Luisa, Ernesto, Reynaldo, Raul, Rafael, Jaime, Maria Teresa, Lirio, Novelito, Francisco, Julito, Florenia, Carmelita, Hugo, Rolando, Brigida, Epifanio, Kyle, Corazon, Florencio, Ireneo, Angel Nino, Ariel Cesar, Mark Chorel, Nora, Miguelito, Lorenzo, Edgar III, Norberto, Jesus, Ernesto, Boyet, Lista, Lysel, Joselito, Lynette, Luisa, Lisa, Lai, Loretta, Felisa, Jose, Eduardo, Amelia, Conrado, Lolita, Inocencio, Aquilino, Mauro, Mauro Jr., Veronica, Delphine, Jerome Delphine, Janice Rachel, Hector, Marciana, Hannah, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit ang walang nakaalala. Ang mangunguna po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Francis Joel P. Cruz, ang ating parochial vicar.
the Lord. Let the song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Makapangyarihan sa lahat.
ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. At ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan ng muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas, na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lupong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan.
sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato higit na mahusay, ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong, ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo ko poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama si Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Ngayong gabi pong ito, ang laman ng ating ebanghelyo ay patungkol sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ng pangingisda na atin naman pong narinig kung papaanong kapansin-pansin ang mga alagad na sina Pedro, Tomas, Natanael at ilang mga alagad ay nangingisda. Ngunit ang tagal-tagal nilang nangingisda, wala pa rin silang mahuli-huli. At nung dumating ang ating Panginoong Hesus, nakita niya ito at napansin. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Sa original na translation sa Biblia, sinabi po ng ating Panginoong Hesus ito sa wikang Latin, Duc in altum, o ibig sabihin, put into the deep. Sa wikang Tagalog, laliman ninyo ang hulog ng lambat. Ayon po sa mga biblical scholars, di lang naman po patungkol sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ng pangingisda. Bagkus, ito rin po ay patungkol sa pagtuturo sa mga tao kung papaanong unawain ang buhay. Duc in altum, put into the deep, laliman ang hulog ng lambat. Mga kapatid, itinuturo po sa ating lahat, sa ating pong pagninilay, ngayong gabing ito, na sa buhay, kailangan rin naman nating maging malalim. Pagiging malalim, hindi naman po porket ang isang tao tinaguri ang malalim na tao, ay sasabihan na nating weirdo. O kaya namang taong hindi makasabay sa karamihan. Bagkus ang isang taong malalim ay isang taong nag-iisip at isang tao na naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Pag sinabi ni Jesus na duc in altum o laliman pa ang lambat, tayong lahat po sa ating pong pagninilay ay hinahamon ng ating Panginoong Jesus na hanapin ang malalim na kahulugan ng ating buhay. Sa mga pinagdadaanan mo ngayon, ang lahat ng pinagdadaanan mo, mayroong nagkukubliyang kahulugan. Ang estado mo ngayon sa buhay, mayroong kahulugan niyan. At sana'y hanapin natin ang kahulugan na ito kung bakit nangyayari ang bawat bagay sa ating buhay. Hanapin ang kahulugan, hanapin ang halaga. Ang sabi nga po sa isang kasabihan, when you know your worth, no one can make you feel worthless. Duc in altum, put into the deep, laliman ang hulog ng iyong lambat. Mga minamahal na kapatid, pakatanungin nga po natin ang ating mga sarili, nalalaman nga ba natin ang kahulugan kung bakit may mga bagay na nangyayari sa ating buhay? Ngayon, hinahamon at pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Hanapin ang mas malalim na kahulugan nito sa ating mga buhay. Atin pong pagnilayan nito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok, tumawag tayo sa kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan naway, pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng tao sa mundo naway, maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan naway, tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway,
makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito naway, tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Tinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ang aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob ang panalang itinuro sa atin ng Panginoon. Sa nagkakasala sa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at inanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para pag ang naririto ka na,
at inaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life, He parted. I know He lives, as He has promised. For me He's risen, that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life, we partake. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa Virgen Immaculada Concepcion de Malolos. O Virgen Immaculada Concepcion de Malolos, aming kalinis-linisan at kaibig-ibig na ina, pinasasalamatan ka namin sa biyayang ipinagkaloob sa amin ng Ama sa pamamagitan mo. Akayin mo kami patungo sa iyong anak nang lumalim ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa gitna ng kadilimang dulot ng kasalanan. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na si Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Virgen Immaculata Concepcion de Malolos, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Awit kayo sa Panginoon. Aleluya. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan.